Hello guys, welcome again to my channel. This is your Ate G again. So guys, today may share lang po ako sa inyo regarding po sa buhay ng tao na pwede natin ihambing sa kalabaw, unggoy, or aso. Paano nga ba guys? So, alpain na antay natin. Just watch this! Paano nga ba natin maikukumpara ang buhay ng tao sa kalabaw, aso, at unggoy? Nang nilalang ng Diyos ang kalabaw, ang sabi niya rito, ikaw ay magtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Bubuhatin mo at kakayanin ang lahat ng ipapasan sa iyo. Mabubuhay ka ng 50 years or 50 taon. Sagot ng kalabaw, masyado pong mahaba ang 50 taon. Pwede po bang 20 taon na lang? At sumang-ayon ng Diyos sa kahilingan ng kalabaw. Nang nilalang naman ng Diyos ang aso, ang sabi niya rito, ikaw ay magiging tagabantay ng bahay, sunod-sunuran sa gusto ng iyong amo. Mabubuhay ka ng 25 years or 25 na taon. Ang sagot ng aso, masyado pong mahaba ang 25 taon, pwede po bang 10 taon na lang? At sumang-ayon ang Diyos sa kahilingan ng aso. Nang nilalang naman ng Diyos ang unggoy, ang sabi niya rito, ikaw ay magpapalipat-lipat sa mga baging, magiging katawa-tawa at nakakaaliw. Mabubuhay ka ng 20 years or 20 na taon. Ang sagot ng unggoy, masyado pong mahaba ang 20 taon, pwede po bang 10 taon na lang? At sumang-ayon ng Diyos sa kahilingan ng unggoy. Nang nilalang ng Diyos ang tao, ang sabi niya rito, ikaw ang pinakamatalinong nilalang na aking lilikhain. Magiging amo ng lahat ng mga hayop, ikaw ang maghahari sa buong mundo. Mabubuhay ka ng 20 taon. Sagot ng tao, masyado pong maiksi ang 20 taon. Pwede po bang ibigay ninyo sa akin yung 30 taon na tinanggihan ng kalabaw, 15 years na tinanggihan ng aso, at 10 taon na tinanggihan ng unggoy? At sumang-ayon muli ang Diyos sa kahilingan ng tao. Mula noon, ang tao ay namuhay ng 20 taon bilang tao. Naikasal siya, siya ay namuhay ng 30 taon bilang kalabaw. Nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Binubuhat at pinakaya ang lahat ng pasanin sa buhay. Nang siya ay mawalay sa mga anak, siya ay namuhay ng 15 taon bilang aso. Tagabantay ng bahay at sunod-sunuran sa mga gusto ng anak. Nang siya ay tumanda ay retirado na. Siya ay namuhay ng 10 taon bilang unggoy, nagiging katawa-tawa para aliwin ang mga apo, at palipat-lipat na lang sa bahay ng mga anak. So okay guys, ngayon po is nakita nyo ang aking na-share. Ayon lang po ito sa aking na panood. Bali, senior ko lang po sa inyo kung papaano ba nagiging or na kakahambing sa buhay ng mga aso, unggoy, or kalabaw ang buhay ng tao. So, I hope na may natutunan po kayo sa aking topic for today, guys. So, gaya ng dati, please like, share this video of mine, and comment below for any suggestions regarding lang po sa aking topic for today. So, don't forget to subscribe, guys, kung hindi pa po kayo nagsasubscribe, and click the notification bell for my upcoming videos para po ma-update kayo sa mga upcoming videos ko. So, okay, guys, thank you for watching, and God bless us all. Bye! Have a blessed Sunday!